Tumayo po tayo. Mabasahin natin ang sermon passage natin at makikita natin yan sa Joshua. Book of Joshua, chapter 5, verses 13 hanggang 15. Para po sa mga walang Bible, doon sa handout natin, meron po doon. Nasa loob ng handout natin, nakalagay dyan yung tatlong verses, Joshua 5, 13 to 15. Sundan niyo po ako. Ito ang salita ng Diyos. When Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said to him, "Are you for us or for our adversaries?" And he said, "No, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come." And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, "What does my Lord say to his servant?" And the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. Ang binasa natin ay salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Alam natin or familiar sa atin yung sikat na story ng The Fall of Jericho. So naalala nyo, may isang syudad na nasa loob ng Canaan na pinabagsak ng Israel. Pero very interestingly, dahil pinabagsak nila yon hindi sa pamamagitan ng might, hindi sa pamamagitan ng mga armas, hindi sa pamamagitan ng dami nila, ng lakas nila. Kasi talagang impenetrable yung wall na yun eh. Isa-isa mga pinakamatitinding wall during their ancient times. At ginamit ng Diyos yung Israel at yung mga pari at trumpeta at pag-ikot nila doon sa Jericho para pabagsakin yun. Actually, yung account nasa Joshua 6. Nasa Joshua 6. So, yung passage natin nasa Joshua 5. So, bago nila puntahan, bago nila ikutan ng anim na araw yung city, at sa ikapitong araw, sa tunog ng trompeta, sa tunog ng huling trompeta, bumagsak yung walls of Jericho. And our passage here is before that. Kaya makikita nyo sa verse 13, si Joshua, he was by Jericho. Nandun na siya sa lugar, nandun na siya sa vicinity. So, sa mga susunod na araw, pupuntahan na nila, tatalunin na nila yung bansang, yung city ng Jericho. Pero in our passage, meron dito isang encounter between Joshua and the commander of the army of the Lord. It's a very mysterious persona, napaka-misteryoso. Inintroduce sa atin sa verse 13 na nakatingin si Joshua, nandun siya sa Jericho, biglang may isang lalaki na may espada. Sinabi, he has a sword drawn. Hawak-hawak niya espada. Kaya isipin nyo, si Joshua, may mission sila, kailangan nilang talunin yung Jericho sa mga after few days, tapos may nakita siyang isang misteryosong lalaki na may hawak-hawak na espada. So, wala siyang ibang maiisip. Maiisip niya kagad yung question niya. Ang question niya, "Are you for us or for our adversaries? Kakampi ka ba namin o kalabang ka namin?" Kasi, gera yung commander siya eh. Gera yung ano nila, ang pakay nila sa mga panahon na yun. Pero itong mysterious personality na to, we consider this as a theophany. Ang ibig sabihin ng theophany ay pagpapakita ng Diyos sa lumang tipan. At specifically, tinatawag natin itong Christophany. Ito ay ang ikalawang persona ng Diyos na nagpakita sa lumang tipan bago pa siya nagkatawang tao ng permanente. Alalahanin natin, nung pinanganak si Jesus, kinonceive siya, tapos pinanganak siya, at lumaki na siya, at namatay siya, nabuhay siya muli, siya ay permanenteng tao. Siya ay Diyos-tao. Eternally, He is God-man. Pero, bago pa siya nagkatawang tao, bago siya kumuha ng katangian ng pagiging tao, sa Old Testament, may mga prefiguration na yun. Meron ng mga foreshadowing.
na ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao sa pamamagitan, walang iba kung hindi dito sa mga types and shadows. At dito, pinakita dito na siya ay parang isang lalaki na may espada, na mandirigma, at nagpakilala siya bilang commander of the army of the Lord. Pero paano natin malalaman na Diyos to? Eh sinabi lang, ang sabi lang naman dyan, commander of the army of the Lord. Paano natin mapapatunayan na yan ay isang theophany, isang Christophany? By dalawa yung proof na nasa passage natin mismo. Una, tinanggap niya yung pagsamba ni Joshua. Hindi niya tinanggihan yung pagsamba ni Joshua. Ang mapapansin niyo dyan sa verse 14, Joshua fell on his face on the earth and worshipped. At hindi sinabi nung commander of the army of the Lord na tumigil ka. Tumigil ka, wag mo akong sambahin. Hindi niya dineny, hindi niya nirefuse yung worship ni Joshua. Actually, ang ginawa niya pa, dinagdagan niya pa. Hindi niya naalala niyo sa ibang mga verses, lalo na sa Revelation, pag may mga wini-worship na angel, tinatanggihan ng angel. Kunyari, si Apostle John. May vision sa kanya, may angel doon. At sa vision na yon, ang gumabay sa kanya ay anghel. Pero sobrang glorious ng anghel, si John na apostle, apostle yon, tama yung doktrina nun, tama yung puso nun, sa sobrang glorious ng angel, napapatira pa siya. Alam yung sinabi ng anghel, sabi niya, tumayo ka, kapwa mo ako lingkod. Sinabi ng angel sa Revelation, hindi mo ako dapat sambahin kasi hindi ako Diyos. But in our passage, in this case, hindi na-refuse ng commander of the army of the Lord. Imbis, in-emphasize niya palalo. Nagpatira pa si Joshua, sabi sa verse 15, kulang pa yan. Sabi ng commander, kulang pa yung ginagawa, hindi ka lang papirapa, tanggalin mo pa yung sandalias mo. Why? Because you are standing on a holy place. At dito, makikita natin na itong commander of the army of the Lord, this is in fact Jesus. This is in fact the pre-incarnate Jesus Christ. At alam niyo ba na yung pangalan ni Jesus sa original na Greek, galing yun sa salitang Joshua. Joshua is a transliterated Greek ng Hebrew name na Yeshua. Walang J kasi sa Hebrew alphabet. Pero isa yun. Ang ibig sabihin ng Jesus ay Joshua, katulad ng Jose ay Joseph, isa lang yun. Sa panahon ni Jesus, nung sinabi ng angel kala Joseph at Mary, you shall call your name Jesus, ang sinasabi niya ay sa salita nila, during their time, call his name Joshua. Yeshua, yung pangalan. So isipin nyo, kaya dito sa chapter 5, 13 to 15, nagkita ang dalawang Joshua. This is an encounter of the shadow, Joshua, and the substance, Joshua. The inferior type, antitype, and the superior Joshua. Nakita dito ni Joshua kung sino talaga yung totoong Panginoon. Nakita dito ni Joshua sino talaga yung totoong commander. Kasi commander din si Joshua eh. Siya rin ay commander ng army. At ito ay higit sa kanya, mas mataas sa kanya, pre-incarnate Jesus. Pero ano yung principle na makikita natin dito? Gusto kong kunin natin yung aral na makukuha natin dito sa isang salita na ginamit sa text natin. Only one word. And that is the word no. Or in other translations, neither. Dahil nagtanong si Joshua dito sa commander of the army of the Lord, are you for us or for our enemies? Ang sagot ba naman nung commander, neither. Neither. Hindi ako para sa inyo, hindi ako Israelita, at hindi rin ako Canaanite, hindi ako taga Jericho, hindi nyo rin ako kalaban. Very interesting yun. Kasi nasa isip ni Joshua, gyera, may espada pa tong taong to, so siguro, kakampi namin to, kalaban namin to, yun lang ang choice na. Yun lang ang choice dito. Pero, minaintain nitong pre-incarnate Christ
na hindi siya Israelita, hindi siya Kanaanite. Very easy para kay, tawagin kong Jesus, pre-incarnate Jesus, napakadali na sabihin niya, yes, I am with you. Pwede naman sabihin yun eh. Yes, kakampi niyo ako. Israel kayo eh. Bayan ko kayo eh. Kakampi niyo ako. Pero, bakit? Bakit sinabi ng Commander of the Army of the Lord na neither? Nakaka-intriga yun. Nakapaisip ka, bakit sabi niya, no! Eh, God's covenant people to. Pero anong sinabi niya? No, but I am the commander of the army of the Lord. Sabi ni David Platt, sabi niya in this passage, sabi niya, he was saying that he was not for Israel or for Israel's enemies, rather for God. Ultimately speaking, hindi sa inyo, hindi sa kalaban nyo, kung hindi sa Diyos. Sa isang commentator pa, si Kaufman, sabi niya, it means that the war Joshua was engaged in was not Joshua's war, but it was God's war. Na, actually, hindi nyo ito laban. Ito'y laban ng Diyos. Actually, itong mission na ito ay hindi technically sa inyo. Israel, pinili ko lang kayo para lumaban kayo sa sarili kong laban. Pinakita ng Panginoon dito na yung ministry nila properly ay hindi sa kanila. Sa Diyos yun. And hindi ang Diyos ang nagjo-join sa mission nila kung hindi sila ang nagjo-join sa mission ng Diyos. Kaya sabi niya, I'm not for you or your enemies. Baliktad. Baliktad yung pag-iisip ni Joshua. Ang tanong, ikaw ba ay kasama ng Diyos o laban sa Diyos? It's the other way around. Kaya, corporately speaking, as a group, isipin natin yung principle na lahat ng legitimate ministry, technically, ay God's ministry. Technically speaking, hindi ito sa atin. Ang church na to, hindi sa atin. Ang lahat ng mga legitimate mandates ay sa Diyos, sa Kanya to, mission niya to, pangmamay-ari niya to, at hindi siya ang sumasama sa atin, tayo ang sumasama sa Kanya. Pero personally speaking din, kailangan nating makita yung principle na ang Diyos ay hindi usapin ng kinakampihan ba ako ng Diyos? O kalaban ako ng Diyos in my personal agendas? Rather, God's agendas are the point. Our agendas are not the point. It's God's agendas that are the point. Kaya gusto kong ibigay sa inyo itong mensahe na ito ngayong hapon. Jesus wants to clarify that it is us who must align ourselves to His agenda and not vice versa. Jesus wants to clarify that it is us who must align ourselves to His agenda and not vice versa. Gustong linawin sa atin ni Jesus na tayo ang dapat pumanig sa layunin niya at hindi kabaligtaran. Kaya sa mensahe na ito, makikita natin kung ano talaga yung purpose ng buhay ng tao. Ano ba talaga yung purpose mo? Ano ba talaga yung purpose ko? Because we see here, at least applicatory, na mayroong reversal ng purpose ng buhay because of sin. Binabaliktad natin na parang tayo yung point. Binabaliktad natin na parang yung mga sarili nating agenda, that's the point of life. Na parang Diyos yung kakampi sa akin at ako yung may agenda. Pangalawa, we see also here the restoration of the purpose of life. Kinlarify. Kinlarify kay Joshua kung ano yung totoong purpose ng buhay. So, reversal of the purpose of life and the restoration of the purpose of life. Honestly, hindi naman natin mamasamahin talaga si Joshua, na honestly kay Joshua, hindi niya naman talaga kilala itong mysterious person na to, kaya nabigla talaga siya.
Kaya napaisip talaga siya that there are only two teams. Dalawa lang ang team. Either kakampihan niya kami or kakalabanin niya kami. Pero yun, may espada ba naman eh? Sipin niyo, sword-wielding incarnate Jesus sa New Testament. Ano pa yun? Parang metaphorical. Meron siyang mga espada na pangapangil. Then sa Old Testament, may dala talagang espada si Jesus. So it is if, but the fact is, it is not Israel's war, but God's war. With Israel as was privileged to be chosen as God's nation. Literal talaga na ignorance yung makita natin kay Joshua, hindi masama yun. Hindi naman talaga masama yun. However, in our spiritual case, it is sinful to be spiritually ignorant. And in our spiritual ignorance, iniisip natin na may dalawang sides lang dito sa mundong to. Sila na mga kinakampihan ako sa sarili kong mga gusto, at sila na mga kumakalaban sa mga sarili kong kagustuhan. So, principally, personally, ganun natin nakikita because of our spiritual ignorance. At etong perspective na ito ay very popular. Very popular yung ganitong klase ng perspective at pananaw na it's me, either you are my friend or you are my foe. Ganyan naisip ng marami. At sa ganitong klase ng perspective, nasa ng Diyos? Nasa ng Diyos? Kung ganito tayo mag-isip, kampi kayo sa akin o kalaban nyo ako. Alam nyo kung nasa ng Diyos? Iniisip natin ang Diyos, katulad ng ignoranteng Joshua, that God is either for our wills or against our wills. Hindi natin nakikita yung Diyos that He has a will. Yun ang hindi natin makikita. Na meron siyang kalooban. Ang iniisip lang natin, kakampihan ba ako ng Diyos sa kalooban ko? O lalabanan ba ako ng Diyos sa kalooban ko? Dalawa lang. Wala sa equation ng ganitong klase ng pag-iisip na may kalooban yung Diyos na nasa taas. Na meron siyang sariling gusto at layunin at hangarin at misyon. That's why it is ignorance that makes us think that life is about our personal agendas with God as a side character that either helps us or hinders us. Spiritual na kamangmangan ang dahilan kung bakit naiisip natin na yung buhay ay tungkol sa mga personal na hangarin natin kung saan ang Diyos ay isang side character lang na tutulong sa atin o di kaya ay hahadlang sa atin. I want to clarify this because merong verse sa New Testament, Romans chapter 8 verse 31. Kung familiar kayo sa Romans 8:31, sinabi doon, if God is for us, who can be against us? So gusto ko i-clarify yun. Ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 31, God is for our good. Yan ang sinasabi. Gusto ng Diyos, pinapanigan ng Diyos yung kabutihan natin. Hindi sinasabi ng Romans 8:31 na kinakampihan ng Diyos yung lahat ng gusto natin. There's a big difference. Ang sinasabi ng New Testament, kakampi tayo ng Diyos sa lahat ng makabubuti sa atin. Hindi sinasabi ng New Testament na kinakampihan tayo ng Diyos sa lahat ng bawat gusto nating mangyari. Hindi ganun yun. So that, let that be a clarification. Sa history, this is happening in every kind of paganism. Yeah, paganism, ibig sabihin, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo yung common na makikita natin na itsura ng lahat ng paganism? Ganito yung itsura nun. Ibibigay nila kung ano yung gusto ng Diyos nila para ibigay ng Diyos nila kung ano yung gusto nila. Tapos, pwede na silang magkanya-kanya. Ganun. Di ba? Magsasacrifice lang sila. O, eto, ayan yung gusto mo. Huwag ka na magalit sa amin. Bibigyan namin sa ito, bigyan mo kami. So, ganito yung itsura ng paganism. I will give this God what He wants, and He will give me what I want, and we can go on our separate ways.
Yan yung itsura ng paganism. Paganismo. Diyos-Diyosan. Idolo. And it, we are living in a Roman Catholic country filled with nominal Christians. Mga nominal na mga Kristiyano na pareho-pareho mag-isip. Alam nyo, maging sa Protestant churches, maging sa mga Reformed churches, and we should be reflective, even in ARBC, perhaps, even members of ARBC, perhaps, even visitors of our church, na ganito mag-isip, na iniisip natin this kind of irreverent bargain, this kind of walang galang na klase ng pakikipagtawaran sa Diyos, na parang bibigay ko sa Diyos anong gusto niya, bigay niya sa akin kung anong gusto ko, tapos kanya-kanya na kami. That is paganism, brethren. That is not Christianity. That is not the biblical God. Yan ay idolo kung ganyan mo isipin ng Diyos. Na pwede kayong magkaiba kayo ng kalooban, bibigay mo lang sa kanya yung gusto niya, gusto mo, bigay niya sa iyo yung gusto mo, tapos kanya-kanya kayo. Hindi yan ang gusto, hindi yan ang Diyos ng Biblia. Hindi yan ang Diyos ng kasulatan. At alam nyo, may contemporary implication yan. Nangyayari, halatang-halatang nangyayari yan sa panahon natin. Kaya ang Philippines ay isang nominal Christian country, I would say. Kaya makikita nyo, mandaming mga verses. Mandaming mga Bible verses sa jeep, sa TV, sa Facebook. Mandaming mga verses. Pero kung hihimayin natin, napapansin ninyo, pinipili lang nila yung verse para maging motivational quote. Ginagamit lang nila yung Bible para maging inspirational quote. And let us ask, for what? Ginagamit nila yung Bible, salita ng Diyos. Ginagamit nila yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ginagamit nila Jeremiah chapter 29 verse 11. Ginagamit nila yung mga verses as motivations, as inspirations for what? So that they can do all their own wills. Ginagamit nila yung mga salita ng Diyos para magawa nila yung sarili nilang kalooban with a religious flavor, with a Christian flavor, with a Jesus flavor. Pero sarili pa rin nilang kalooban yun. Sarili pa rin nilang gusto. Ang nasa isip pa rin nila, ang Diyos ay isang side character na tutulong sa kanila. So, think about that. Kaya isa itong ecclesiastical challenge din for us. Bilang isang church, most especially in our church, na marami yung gumagamit sa pangalan ng relihiyon, sa pangalan ni Kristo, pero may mga ulterior motives. Ginagamit yung pangalan ng religion, ng Christianity, pero sa likod ng mukha, yung balat lang Christian. Pero yung loob, sariling kalooban. Sariling gusto, sariling pangarap, sariling ambisyon. And you know what? If that happens, no, that nominal Christianity continues, the true faith will not carry on. Isipin niyo mga apostol, may kanya-kanyang gustong mangyari. Isipin niyo yung 500 na nakakita sa resurrection ni Jesus, may kanya-kanyang gusto lang, iba-iba yung kalooban nila, may kanya-kanya lang silang gustong mangyari sa buhay nila, tapos magkikita lang sila, kasi pag-usapan natin, tapos alis na ulit sila, magpapatuloy ba yung Christian faith kung ganun? No. Hindi mapapatuloy yan. Or mapapatuloy siya by name lang. And let this be a personal challenge to us. You must abandon your belief that life is all about building your own kingdom and your personal accomplishment with God as your servant or personal divine assistant. Abandon that belief. Abandon that system. Abandon that kind of perspective. Iwanan mo, ireforma mo yung sarili mong paniniwala na ang buhay mo ay tungkol lang sa mga gusto mong makamit. Imbes kung ano yung gusto ng Diyos. Kinlarify ng commander of the army of the Lord kay Joshua. Sabi niya, hindi ito tungkol sa inyo. Kala niyo tungkol to sa inyo?
Kala mo yung laban ng Israel at Jericho, tungkol yan sa inyo? Tungkol to sa Israel? No, it's about God. Sabi ng commander of the army of the Lord, baliktad ang pag-iisip, baliktad dahil sa kasalanan. So, tatanungin kita ngayon, tinatrato mo ba ang Diyos na parang side character? At ikaw yung main character? Tinatrato mo yung mga pinapagawa ng Diyos bilang mga side quest lang? Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Pero ang main quest mo ay yung sarili mong gusto. Is that how you treat God? Ganun mo ba iniisip at tinatrato ang Panginoon? Ganun ba tinatrato si Jesus? Ganun ba tinatrato ang banal na Espiritu? It is high time for you to repent of your nominal Christianity and take God seriously. May isang kanta na sikat, sumikat itong event na ito or rare phenomena noong early 2000s. Meron daw isang kanta dito sa Pilipinas na pumatay ng maraming tao. Ano yung kantang yun? Yung legend, pamahiin, na pagkinanta mo daw yung My Way ni Frank Sinatra. Ang dami na babalita. Nag-video ko, nag-karaoke. Kinanta yung My Way, pinatay. Susunod na naman, may pinatay na naman. Pagkinanta mo yung kantang yun, I did it my way, patay. Ginawa niya sa paraang gusto niya, patay. Setting that aside, yung biblical truth na kapag ginawa mo yung sarili mong kalooban, sarili mo lang na gusto, it is a biblical truth. It is not a pamahiin. It is not a legend that your life is in danger. Your life is in danger if you did it your own way. Nasa peligro ang buhay mo, nasa peligro ang mga nakapaligid sa iyo, kung ginagawa mo at pinapamuhay mo ang sarili mong buhay sa sarili mong gusto. Bakit mo ginagawa to? Gusto ko eh. Bakit mo ginagawa to? Ito yung gusto ko eh. You are in serious danger if the framework of your life is all about your dreams and your will and God is only a side character. Wala siya sa context. Nandun siya sa context, ano lang. Saling kit-kit lang ang Diyos. Alam nyo, parang anliit na problema lang, no? Parang normal naman yan sa mundong to. That's it! That's it! Normal sa makasalanang mundo yung ganun. Na sarili nilang kalooban yung gusto. Are you part of this world? If you did it your own way, you are in danger. Alalahanin natin ang nag-iisang nagbibigay buhay na daan ay hindi ang daan mo, kung hindi ang daan ng Diyos. Ang daan ng Diyos ang nagbibigay buhay. Ang sarili nating mga daan ay hindi nagbibigay ng buhay. Matakot ka sa Diyos. Katulad ko paano nagpatira pa si Joshua, matakot ka sa Diyos at tratuhin mo siya ng tama. Pangalawa, kung nakita natin yung reversal ng purpose of life, dito naman, tignan natin, secondly, the restoration of the purpose of life. Once na na-realize ni Joshua na Diyos pala yung kaharap niya, na-realize niya, Diyos pala yung kaharap niya, anong ginawa niya? Nagpatira pa siya. Napaka-visual, sabi. He fell on his face. Yung mukha niya nasa lupa mismo. Nakaharap yung mukha niya sa lupa. He fell flat on his face at dinescribe pa in reverence. Dahil sa paggalang niya, ginawa, nagpatira pa siya sa harapan ng Diyos. And what is Joshua's question? Sabi ni Joshua, what message does my Lord have for his servant? Bilang paggalang, nagpatira pa siya, bilang paggalang, tinanong niya, Panginoon, anong ipapagawa niya sa akin? Ano papagawa niyo sa akin? Ano yung mensahe niyo para sa akin? Ano yung mensahe mo, o Diyos, para sa akin? Yan yung tanong na magalang. Yan yung tanong na naalala niya kung ano yung dahilan kung bakit sila Israel. Ito yung tanong na nagpaalala na hindi to tungkol sa bayan namin, tungkol to dun sa Diyos ng bayan namin. Anong mensahe mo sa akin, o Diyos? At the commander of the army of the Lord emphasized, revere God more.
revere God more. It dawned on him, everything became clear, and the commander of the army of the Lord told him, igalang mo pa ako lalo, hubarin mo yung sandalias mo. Therefore, it is holy reverence to Christ that straightens our minds to be servants of God's purposes. Ang banal na pagkatakot, banal na paggalang sa Diyos, yan ang nagtatama. Yan ang tumatama sa mga isipan natin para tayo ay maging mga lingkod ng kalooban ng Diyos. Ang banal na paggalang kay Kristo ang nagtutuwid sa mga isipan natin na tayo ay maging lingkod ng mga gusto ng Diyos, pangarap, misyon mismo ng Diyos. It is a challenge for us. We must respond with reverence when Jesus is confronting us in His Word, correcting and restoring our worldly ideas about the purpose of life. Sana maenkwentro mo ang Panginoong Jesus sa salita niya, sa mensahe na to, na magising ka sa espiritual na pagka-ignorante. Magising ka, katulad ni Joshua, makita mo na tungkol ang lahat patungkol sa Diyos at hindi ito tungkol sa iyo. Na ikaw dapat ang kumanig sa Diyos. Hindi mo iisipin na dapat panigan ka ng Diyos sa mga gusto mo. Sana yan ang maisip mo. Sana magising ka. Sana ma-encuentro mo si Jesus. Hindi katulad ni Jonah. Na-encuentro na yung Diyos, tinakbuhan pa. Pinilit kung ano yung gusto niya. Sabi ng Diyos, ito gawin mo, ayoko. Takbo, alis na. Hindi, sana maging Joshua at hindi Jonah. Yung tugon mo dito sa Diyos. Tagbagyo na naman. So, ang dami na naman. Tapos na yung letter G. Sa letter H tayo, Hana ba? Yung susunod na bagyo. At alam niyo ba, sa usapin ng mga bagyo, mayroong tinatawag na Fujiwara effect. Yung Fujiwara effect ay kung saan yung dalawang bagyo ay sobrang lapit nila sa isa't isa na merong posibilidad na magsama sila. Yung dalawang bagyo ay pwedeng sa sobrang lapit nila sa isa't isa, mahigop nung isa yung isa at magiging mas malakas ang bagyo. E yan yung inaasahan sa atin ng Diyos. Na higupin ng kalooban ng Diyos, sakupin ng kalooban ng Diyos yung mga maliliit natin at mga sarili-sarili nating mga kagustuhan. Na yung mission ng Diyos, higupin nun yung mga pangarap natin at maging isa sa pangarap niya, isa sa gusto niyang mangyari. Ang ganda nung inawit natin kanina. Let your will, not mine, be done. Let your will and mine be one. Maging isa yung kalooban ng Diyos at kalooban mo at hindi siya yung susunod sa'yo. At hindi yung kalooban ng Diyos ang matutunaw sa kalooban mo, kundi yung kalooban mo ang matunaw sa kalooban niya. Mabura. Hindi ka mawawala ng kalooban, may kalooban ka pa rin. Yun nga lang, kalooban niya na. Hindi ba yun yung sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, let this cup pass from me. But Lord, not my will, but yours be done. Napaka-illustrative na nung nangyari kay Joshua. Lumuhod siya sa kalooban ng Diyos. Pero mas illustrative yung pinakita ng higit na Joshua. Pumunta siya sa krus. Kaninong kalooban yon? Ng ama niya. Kalooban ng ama niya. Sabi ni Jesus, hindi ang kalooban ko, Lord. Hindi yung gusto ko. Yung gusto mo ang mangyari. Kaya sana yun yung mangyari sa atin. Matunaw yung kalooban mo sa kalooban niya. Ang hahangarin mo ay gusto niya. Ano bang gusto ng Diyos? Yun ang gagawin ko. Ano ba yung mission ng Diyos? Yun yung papangarapin ko. Kapag tinignan mo yung mga kagustuhan mo, yung bucket list mo, meron ba dyan yung kalooban ng Diyos? Kasama ba sa mga pangarap mo yung gusto at mission na pinag-uutos ng Diyos? Kasama ba sa bucket list mo yung Ten Commandments? Kasama ba sa mga pangarap mo yung mandates ng church? Yan ang gustong gawin ng Diyos. Yung bawat Kristiyano maging isa yung kalooban. At yun ay ang kalooban niya.
iisang pag-iisip, one mind. Let your minds be like the mind of Christ Jesus. Si Martin Lloyd-Jones ay isang popular, naging kilala na mangangaral. Pero alam niyo ba na itong pastor na ito ay magdo-doktor dapat? Nasa successful, magiging mentor niya, yung isa sa mga pinakamagagaling na doktor. Pinakamagagaling na doktor at nasa path na siya. Magiging sikat na doktor na siya, magiging tagumpay na doktor na siya, pero naging Kristiyano siya. At nung naging Kristiyano siya, naalala niya na mas importanteng gamutin yung espiritual na buhay. Mas importante yung walang hanggan ng mga taong ito kaysa sa mga physical na sakit nila. Kaya si Martin Lloyd-Jones, pinili niya na magpastor, magministry. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Nangyari sa kanya ay natunaw yung kalooban niya sa kalooban ng Diyos. Hindi ito tungkol na ikaw ay maging isang preacher, kung hindi tungkol sa iyo na sabihin mo rin ano ang gusto ng Diyos para sa akin. Na masabi mo rin, masabi mo yung verse 14, what does my Lord say to his servant? Na yan yung iisipin mo. Ito yung magiging trajectory ng buhay mo. Ito yung magiging bagong perspektibo mo na hindi na tungkol sa gusto mo, kung ano yung gusto niya. Ano yung kalooban niya? Ano yung gusto niyang sabihin sa akin na pinapagawa niya? Ang kalooban ni Martin Lloyd-Jones ay natunaw sa kalooban ng Diyos na enkwentro niya yung totoong Jesus at yumuko siya. Yumuko siya. Nang may paggalang. Alam niyo, mabuting balita. Bakit mabuting balita na tumanig tayo sa kalooban ng Diyos? Why is it good news? Hindi ba parang ano yan? Hindi yung gusto ko yung masusunod, yung gusto niya masusunod. But you see, God's will is good news. Why? What is God's will? Alam niyo kung ano yung kalooban ng Ama? Binigay niya yung bugtong niyang anak. Kalooban ng Diyos ang kaligtasan mo. Kalooban ng Diyos na mapatawad ka sa kasalanan. Kalooban ng Diyos na mapabanal ka. Kalooban ng Diyos na maluwalhati ka. Hindi ba mabuting balita yung kalooban niya? Hindi ba good news yun? Ang kalooban niya, ibigay niya yung bugtong niyang anak, mamatay para sa'yo? Kung kailan pinaka-rebelde ka, dun ka minahal ng Diyos. Hindi ba mabuting kalooban yun? Kaya kung nagdududa ka, naisipin mo, double-minded pa ako kung kalooban ng Diyos yung gusto kong gawin. Huwag mo nang ipagpaliban. Huwag ka nang mag-atubili. Ang pinakamainam na kalooban ay yung kalooban niya. Ang kalooban mo magpapahamak sa'yo. Hindi ang kalooban ng Diyos ang magpapahamak sa'yo. Dahil pinakamabuti yung gusto niya. Dahil siya'y pinakamabuti. Walang ibang nagpahamak sa'yo kung hindi ang sarili mong gusto. At walang ibang magbibigay buhay sa'yo kung hindi yung gusto niya. Recognize that it is our sinful wills that will always, always, always separate us from God and lead us to our own damnation. At bilang pagtatapos, ayan yung i-quote ko si C.S. Lewis. Ito yung sinabi ni C.S. Lewis. Sabi niya, there are only two kinds of people in the end. Those who say, thy will be done, and those to whom God says, thy will be done. Sabi niya, meron lang dalawang tao sa dulo ng panahon. Sila na mga klase ng tao na ang sinasabi, o Diyos, kalooban mo ang mangyari. Kalooban mo yung masunod. O sila na mga sasabihan ng Diyos. Yan ang gusto mo? Gusto mo yung sarili mong kalooban? Gusto mo yung sarili mong gusto? Sige. Sige. Gawin mo yung gusto mo. At brethren, yan yung dalawang kahihinatnan sa dulo ng panahon. Either hayaan ka ng Diyos sa gusto mo at ipagpilitan mo yan at ganyan ang maging perspektibo mo, o sa biyaya ng Diyos, ikaw ang yumuko at matunaw yung kalooban mo sa mabuting gusto niya, sa nakakapagligtas na gusto niya, sa mabuti at maganda niyang kalooban.
Manalangin tayo. Ama namin, ikaw ay kapuri-puri. Maraming salamat sa Joshua chapter 5 verse 13 to 15 dahil nakita namin dito, O Diyos, ang pagkikita ng dalawang Joshua ay napaka makabuluhan. Pinakita mo kung paano kami naging ignorante at pinakita mo rin kung paano dapat kami ang yumuko sa sarili mong misyon at sarili mong plano. Maraming salamat, O Diyos. Sana po'y baguhin mo kami sa biyaya mo na ang pag-iisip namin ay hindi makamundo at makasarili kung hindi maka-Diyos. Sa biyaya mo lang, O Diyos, pangalan ng higit na Joshua, si Jesus. Amen.